Amin yun o, Jenny Subin yun o. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabutso. So, today po, mayroon po akong bagong i-share sa inyo na gadget na which na inabangan ko po siya. Matagal ko na siyang inabangan. Kumakain nga pala kami ngayon ng chowking dito sa bahay. So, bali, inabangan ko siya mga more 2 weeks na. 2 weeks na po. So, bali, medyo may excitement ako dito sa bagong gadget na to kasi ever since hindi pa ako talaga nagkamerong smart device na maganda talaga. So, bali, yung smart device po na to is tanggalin natin yung mga excitement. Smartwatch po siya. Bale, yan. Kung nakikita niyo sa picture dyan, i-send ko dito sa link na to dyan. Sa baba ng description, ilalagay ko yung kung saan ko siya in order. So, bali, mag-review po tayo at after, diretso introduction sa smartwatch na to, tsaka yung features niya, and then sasabay ko na rin po yung mga 3 days ko pa lang siya nagamit. Actually, or 2 days, 3 days na siguro, 3 days na review kung musta po siya. So, before that guys, siguraduhin nyo, nakasubscribe kayo dun sa baba. I-click nyo yung like tsaka yung share button, at the same time, yung subscribe button. So, what's up guys? So, sa ulitin ko, meron po tayo ngayon inaabangan na product na which was been said na hybrid siya ng klase ng 2018. Na inabangan rin siya ng 2016 and 2017 series. At meron siyang hybrid nga in a way na may features kasi siya na nakagulat-gulat din. Na hindi naman competitive siya sa ibang global smartwatch like sa Samsung, sa Apple, sa Huawei, Xiaomi, ganun. So bali guys, to start with guys, inabangan ko po talaga tong smartwatch. Kinalkal ko talaga to sa Lazada, sa Shopee, sa internet at nahanap ko lang siya sa Banggood. Ito yung website, ito yung application na parang patulad sa Lazada at sa Shopee na sales app or shopping mall app, parang ganun, online shopping mall. So guys, ito po siya. Yung Zeblaze THOR 5. Ayan. Kita nyo ba? Oo. Bale, main na yung camera ko. Pero ito po siya yung inabangan natin. Kung isi-search nyo po ito sa internet, maraming reviews to, good reviews. Pero hindi siya kakilala-kilala dito sa country natin. Pero dun sa ibang bansa, sikat na sikat to, tsaka hybrid to. Lalo na dun sa manufactured sa China. So, okay guys, to start with guys, itong Zeblaze po is, ano to, tinatawag na Zeblaze THOR 5 na dual system smartwatch. Bakit naging dual system po to? Dahil po sa function niya na dual chipset po siya. Yes, first ever na smartwatch na may dual chipset sa loob. Biruin nyo po yung specs nito, masyadong imbalance. Di ko alam kung nakikita ba ito dito. Medyo main na kasi yung camera na gamit namin ngayon. So, anyway, post ko naman to sa screen dyan para makita nyo. So, pisahan po natin yung pag-unbox po natin ito. Okay guys, welcome back guys. So, i-unbox po natin ulit dito yung Zeblaze THOR 5 smartwatch. Ito yung dual system natin, dual chipset na sinasabi natin na hybrid. Paano siya naging hybrid? Dahil sa mga functions at features nito.
Bali po, ang kilala po to siya sa ibang bansa, hindi man sa atin, pero ito yung manufacturing name niya, Shenzhen Zeblaze Smart Company Limited. So, sikat po to sa ibang bansa at katanghal-tanghal po to, kasama po to sa Antutu benchmark ng mga smartwatch, around top 6 yata to eh. Tingnan natin yan, ipopost po natin yan. Tapos ito po yung QR scan code po niya. Para sa Wii Watch po to, pag iniscan nyo to, madadirect kayo sa Play Store, sa Apple Store. Makaka-download po kayo ng Wii Watch 2, which is yung user interface, user panel or parang yun, user panel para dun sa pag-sync ng music, mga ganun. Pero nothing more naman mangyayari dun, parang konti lang feature nun sa phone. But anyway guys, kasi yung phone na to maraming features, abangin nyo na lang. So bali, hindi na po to unboxing kasi ayun nga, literally binuksan ko na po siya. Pero ulitin po natin, binalik ko po yung smartwatch dyan. So ito po guys, para mano kayo, mabighani kayo. So i-unbox po ulit natin, THOR 5. Zeblaze, welcome to the Philippines. May unang Philippine vlogger na nagano nito, nag-review. Tignan niyo na lang sa YouTube. Anyway, bali ito po siya. So dapat yung kasama natin sa package na makukuha niyo, dapat may ganito para malaman yung original to. Dapat may kasamang ganito rin sa loob. Ito kasi nakapack yan din diyan eh. Oo. Dapat kasama yan diyan. Parang ganoon. At sana yan. Nakabasa nakalagay yan diyan. Tapos ito po 'yon. Titingnan niyo po. May kasama siya, may Shenzhen Zeblaze Smart Company Limited, dapat hindi po 'yanan. Tapos yung ano niya po, package content niya is may THOR 5 smartwatch, 1 THOR 5 smartwatch, 1 charger cable, 1 screwdriver, 1 user manual. Unbox po natin. Buksan natin ha. Ayan po. Ayan po. Kita nyo? Dahil nga in-unbox na po natin siya, actually mayroon siya dyan parang screen guard nakalagay, may sticker. Anyway, yan. Tabi muna natin to. Dapat yung laman nito, may isang smartwatch, itong box, container. Buksan nyo to. Dapat may laman kayong ayan, charger. Yung charger and then yung ito hindi ko pa nabuksan, screwdriver. Dapat ingatan nyo to kasi minsan lang daw mahanap yung ganito eh. Okay, para saan to? Dun to, para sa SIM card na nilalagyan. Yes po, mayroon po siyang nalalagyan ng SIM card nano po. Kasi 4G bandwidth, 4G LTE supported po siya. May ano po, SIM band po siya. Parang may network po siya. Sige po. Una-una, bakit po maganda yung smartwatch na to? Kasi itong Zeblaze, world's first watch with 2 processor and 2 modes of operation. So, if you need all the functions of a powerful smartphone on your hand, turn on the smartwatch mode and for the everyday task at workout nyo, use the smart as a wristband. Yan yung 2 chipset niya. You can use it as a smart wristband. And at the same time, for economical and allow to watch, to allow the smartwatch to be operational for more than 5 to 7 days. And then, pwede na rin siya i-switch nyo dun sa Android na, yes, Android nga po pala to, sa Android na system. So, bali, with also worth nothing than excellent AMOLED screen, tignan nyo po, ayan, AMOLED screen. Makikita kasi medyo brighter siya eh compared dun sa mga LED lang tsaka sa mga IPS. Medyo sensitive siya sa brightness. Pero pag dun to sa madilim, like ayan. Makikita niyo 'yan. Flashlight natin. So, ano pa yung iba nito? Yung AMOLED screen po nito is with a resolution of 454 by 454 pixels.
at naka Gorilla Glass 4 na po siya, protection po, and high quality front camera that allows for a good quality nga kasi 8 megapixel po to siya. And at the same time po, yung Zeblaze THOR 5 na to is running the operating system na latest po before until now, pwede naman siya i-update daw, Android 7.1.1. Na magiging, ano siya, universally functional sa iba't ibang application sa Play Store. So, okay, mahimayin natin yung mga functions ito. Dual chipset siya, like a dual chipset technology dahil sa meron tong siya MediaTek or MTK6739 quad core. Doon yung sa Android natin yan. Ha, mga pre. Quad core po to siya, dual chipset, which is, what is a quad core dun sa smartwatch? Malakas na po yun. Wala ka naman masyadong gagawin sa smartwatch eh. Unless katulad nito, marami kang magagawa kasi nga, hybrid to. Next is a Nordic 52840. Yung Nordic po is yun yung parang magiging operating system rin niya para dun sa smart band. Dun sa fitness tracker, parang ganun. Nasa standby mode lang siya. Katulad na to, naka-standby mode tayo ngayon. Kasi dun ko lang siya ginagamit. And next, ano pa yung nagpapa-hybrid nito? Large storage. May new release kasi nito eh, THOR 5 Pro, pero mas green-up ko lang yung THOR 5. Baka sooner or later, or in the future, baka mag-purchase ako ng THOR 5 Pro. Who knows? And anyway, 2GB RAM na po to, plus 16GB ROM. Kung i-compare nyo sa Huawei, sa Apple, tsaka sa Samsung, ilan yung bibigay nila na storage at the same time sa ROM at sa RAM. And then, global LTE band po siya. Pwede siya sa 4G, 3G, 2G, at data and calls. So, bali, para makita natin, ha, tignan natin. Ngayon, naka-smart band tayo, di ba? Si-switch natin yung power into, kung sa smart band, dito makikita nyo. Sa heart rate, yung time, date, day, at yung exercise natin, tsaka yung footsteps po natin. Ayan. Si-switch po natin siya sa Android version. Android na chipset. Yung gagawin is, i-hold lang na po natin to for more than 3 seconds. Tapos automatic talaga, mag-off yan siya. And then, mapupunta dun sa logo na Zeblaze. Ayan po. Hindi siya basta-basta mala-China ng mga murahin ng mga klase na pangit yung logo. Ganun. It will take time pala, mga 7 seconds yata to eh. Or 10 seconds. Or 15 most. Para mag-operate siya sa Android. Speaking nga pala, dahil AMOLED po to siya, 1.39-inch AMOLED display screen with full round 454x454 display. Ayan po. Ayan po. Yan po yung watch face po natin. At kung gusto niyo makita yung ano pa, yung mga watch face po nito, mapakita natin mamaya. As of now, continue po tayo sa camera. So, may 8 megapixel camera po to siya. Punta lang tayo sa camera. Ayan, camera. Matinaw yung camera nito is ano eh. Okay yung labas eh, oh. Kahit ano, makikita pa rin. Kahit sa gabi. Ayan. Tapos, ito yung mga sample shots natin dito. Ayan, naka-zoom na kasi yan eh. Ito, gabi na to, nakunan namin. Okay po siya. Worth to try. Tapos, okay siya for Skype tsaka sa video call. Punta tayo sa back. Ayan po. So, bali, mayroon din po siya 3 satellite network, guys. 3 satellite network. May GPS, GLONASS, at Baidu. So, kahit po saan tayo, pwede tayo matrack gamit dito. Or kahit umalis man tayo. Galing ba? Tignan nyo to, ah, 93% pa lang yan. 3 days na yun, ah, naka-smart band tayo. In short,
pag naka-smart band po tayo, pag mag-switch siya dun sa smart band na mode, ano yan, ha? Partida po yan. Naka-full time po yung, ano, yung screen niya, naka-on lang yan. 24/7. Yes po, 24/7. Ganyan kabagsik. At meron din to siya sensor kapag naka-ano, ginaganyan, automatic lalabas yung screen. Same din sa Samsung siya sa Huawei. Speaking sa watch faces po natin, unlimited po guys ang watch face natin. Ano po yung watch face? Yan po yung user interface dyan, mga information na makikita nyo. Tingnan nyo, ha. Yan, isang watch face pa lang yan. Gusto nyo makita maraming watch face, i-hold nyo to for more than 1.20 seconds lang or 2 seconds. Ayan po karami. Marami na rin ako na-download. I-click nyo yan. Ayan. Ayan po. Ayan po karami. Galing ba? Oo. So ba, parang ano siya, yung classic Chinese style at the same time. Versatile kasi nakakasabay siya. Any kind of occasion niya gusto niyo gamitin siya sa wedding, sa sports, swimming, parang ganun. Sa swimming nga pala, hindi lang to siya no, waterproof masyado. So, ingat-ingat din po tayo na hindi siya mababad more than 50 meters. Oo. Anyway, yan po yung mga watch time po natin. Para masabi nyo yung marami to, yan po. Yan, karami yan. At pwede ka maglagay dyan ng, ano, ng sarili mong, ano, camera. Ay, sorry, image nga pala. Oo. Pwede nyo yung sariling image. Paglagay mo nyan, pag may data kayo, or connected kayo sa wifi, click nyo to, tapos mapupunta kayo sa either sa watch face. Oo. Anyway, ito sana eh. Gusto ko yung kanina eh. Yung yellow na yun. Kasi kapansin-pansin. Yan. Kung anong kaya ng ano nyo, ng Huawei nyo, rin yung kaya niya. At tsaka mas malaki ito yung, mas malaki yung bilog nito kaysa sa Huawei GTR yata yun, or Huawei smartwatch mga G something series. Ayan po. AMOLED display, guys. Okay, let's proceed. Sa dual chipset technology niya, ha, ulitin natin, powered by industry first dual chipset, Zeblaze THOR 5 watch defines the perfect balance between power consumption and watch performance and provides up to 4-day battery life to deliver the optimal experience. Dahil sa MediaTek 6739 tsaka sa Nordic 6052840 sa low power consumption. Yan. We can switch, easily switch to between modes, pero sa smartwatch mode or sa smart wristband mode. Ayan po. Tapos equip pa siya ng 2GB RAM plus 116GB ROM na large storage at the same time, in-depth compatibility of software and hardware. And 8MP front camera yan. Okay, proceed po tayo dito. So, ano pa nakakabigani dito? Dito guys, pag mag-swipe left ka po, makikita mo yung mga notifications ng mail, email, messages, messenger, Google, ganun. Lahat. Pag swipe down mo, yung parang toggle po siya, parang status bar ba. May toggle notification sa toggle yan. Wi-Fi brightness. Yan. Pwede full brightness. Ito yung optimis, yung sinasabi na parang usually yung mga nangyayari ngayon na mga optimization ng mga device. Ito yung music mode. Bali po sa pagbili nito, usually nakikita nyo, may plastic pa dyan, okay?
para masabi na hindi siya ginamit. May plastic po yan, covered po ng plastic. Dito po nilalagay yung nano SIM. Ito po yung charger para sa charger natin. Ito po digitally magnetized po siya. Parang yan. Malaki lang, mabilis. At hindi siya basta-basta. At ito po yung mga sensor natin sa reading ng ating heart rate. Ganun. Pwede rin sa blood pressure at saka ECG. Okay guys. Ayan po. Balik po tayo dun sa status bar muna. At nag-update po to yung walang internet ngayon eh. Yung weather forecast natin ngayon. Ayan lang po. And then meron din tayo dito sa baba. Ayan po, yung mga statistic po natin na ninalalakad. Yung average walking distance natin. All steps po natin. Ganun. Anyway, ngayon punta tayo sa sinasabing app drawer. Ayan, may contact po tayo. Parang Android talaga. Ayan po, no contacts pa for now. Pag swipe back, ito ha. Pagpunta sa app drawer dito. Tapos po dito sa pababa, phone. Yan po. Phone. Same lang. Airplane mode po tayo ngayon. Anyway, hindi po ko pa ito na nalagyan ng SIM card. Supported po siya sa Philippine 4G. Sa 4G natin. Sa 4G band natin dito sa Philippines. Next po is yung messaging natin. Sa messaging po natin, ganun lang po. Parang same rin sa Android. Oo. Lagay ka po. Type text message. Ayan po. Ayan po siya. Anyway, balik po tayo dito. Kadrap. At ito yung setting niya. Sounds. Ganun pa rin, narinig man natin kanina yung sounds. Oo. Same pa rin sa mga sounds na ano natin. Parang ganun. Hindi ko lang napakita yung volume kasi naka-silent ko tayo ngayon. Anyway, same talaga sa Android po. And then sa display, same rin tayo dito. Brightness level, ganun po. Okay. Notification. Wala pong masyado dyan. Dito po sa connect, Bluetooth, Wi-Fi hotspot lang yan. Gesture po, ito yung gesture natin na screen on raising na pag kinaganon, naka-wear, kung titingin ka sa orasan, mag-re-raise siya. Usually kapag naka-fit po siya dito. Parang ganun. May power saving mode rin po tayo dito, syempre. Power saving mode, language input sa keyboard, date and time, reset equipment, and more. And about watch, dito po pwede siya ma-update sa ano niya, sa latest niya na OS. At the same time, developer option kung ganun po, kung baka may plano po kayong mag ano nito, hack, pero huwag niyo nang gawin. Ayan po status, model number po natin, model name po natin, THOR 5, Android version 7.1.1, patch May 5, 2018, kernel and baseband po siya na sarili. Next is sa browser, same pa rin parang sa Jellybean na mga klase pa dati before na browser, parang ganun. Same pa rin talaga, downloads, same din, Android dating, calendar, same rin, sa clock, same rin. Hindi po siya delayed ha, pag-re-click, kasi iba yung setup dito sa camera na ginagamit ko dito. Sa camera ay delayed eh. So, akala mo delayed. Tapos tayo sa gallery, ganun rin sa Android. Sa music naman niya, tignan niyo. Pareho lang po sa Android. Get it? Ganun siya yung lyrics niya. Sound recorder, file manager, ito yung heart rate monitor po natin, which is siguraduhin nyo yung heart rate nyo is functional dito yung sensor, yung green po.
Yan, binabasa niyan. Kasi pag hindi yan functioning, ibig sabihin, hindi po yan original at the same time, defective po. Yan, yung mga fitness po natin, pinipili po natin. Kung sa outdoor tayo, sa outdoor walk, outdoor run, indoor run, ride bike, play basketball, hindi po yan pixelated yung background, ah, originally maganda po yung resolution ng camera at saka yung face interface niya. Nasa camera lang po natin medyo low quality kasi gabi, hindi naman kasi ito DSLR ginagamit natin. Yan po, rope skipping, badminton, ping pong. Maganda rin ito pang business. Ito yung weather po natin, guys, kasi wala tayong connection ngayon. Teka, try natin i-connect dito sa... Tingnan nyo kung ano kabilis yan. Hindi siya lagger. Dito tayo sa wifi. Sa connect nga pala. Ay, nga pala sa please preference yung sa arc, yung kanina. Or sa round. Sa round, ganito po yun. Kalalabasan. Ayan. Balik lang natin. Ayan po. Sa settings po. Settings po natin. Punta tayo sa connect. Wi-Fi. On. At automatic mag- ano yan sa... Kasi nakakonect na to dito sa amin. Magpakabit ka na lang yung Wi-Fi. Ayan po. Connected na po tayo. So, to try po, guys. Yan. File manager. Same rin. Heart rate, fitness, weather, yan, try natin sa weather. Updating po yan. Maganda siya. Actually, maganda yung review natin ngayon. Ayusin natin kung ano lang maganda yung camera natin. Ikaw lang kung may dito pa ba ako. Try natin na. May yung internet ko, guys, pero mayroon yan update yan. At yung interface niya is same rin sa AccuWeather dun sa mismo application ng phone. Voice search supported rin to ni Google. Di ko alam kung sino pa doon, si Google. Here are some matching news articles. Matching news articles sa sinasabi ko. Akala niya may sinasabi ako ng news article. Kung sa iPhone series, sa Apple series, nakalimutan ko dito sa voice search sa Google. Si Sarah ata yun. Dito naman to, tayo, guys, sa Play Store. Tignan natin. Kakalagin na po tayo. Yan. Pwede ka sa WhatsApp, Spotify, Facebook, Messenger. Ayan. Oo. Kaya yan kahit big time ng mga application. Maniwala kayo. Yan yung map. Functioning rin. Ayos ba? Nilocate niya kung saan tayo ngayon. Anyway. No thanks. Balik natin. Sa assistant, yun na po yung connection din natin kanina. Para makonnect mo siya sa phone. May instructions siya na ibibigay. Ayan po. Next po is remote capture. Pwede rin siya gamit yung phone mo. Yung as your ano driver, your configuration ay da-direct mo dito. Same rin sa music control. Tsaka may find my device siya, siyempre. Nandun yun sa WeWatch natin. So, yun. Guys, nag-install rin ako ng YouTube. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayo mag-YouTube dito. Ayan po yung post ko po sa Montero.
lang paano ba kumita. Hello guys, welcome to my talk. First and foremost, magpasensya po kung kanina po ako kasi hindi po ako. Ayan po, tapos may sports target din po tayo, yung kung anong plano mo, kung ilan yung mga kilometer walk natin. Ito yung long standby mode guys, ito sinasabi kong smart band po. Pwede siyang mga smartwatch at the same time smart wristband po. App store, may sarili rin siyang app store. Katulad din sa Oppo, Vivo, Huawei, may sarili rin siyang store. Ito, updated Play Games. Nag-install rin ako ng temporal para makita nyo. Mabilis lang naman yung pagpo-process niya, kaso nagpapatagal dito kasi yung sa resolution po natin. Pero hindi po siya lagger, okay? Okay natin i-play. Ayan po. Sa una, hindi ako naniniwala na pwede ito sa smartwatch kasi sa dati sa iPhone 4S is medyo nahihirapan na ito eh kasi dapat mabilis yung ano mo, processor mo. Pero unbelievable at fascinating rin kasi kakapaglaro tayo dito. O diba? Anyway, at marami din siyang ano, ibabak lang po natin ha. Kung nais niyong ibalik sa menu. Okay, power pala yun. O. Tapos, pwede niyong makita rin yung history niya. Paano ba yun? Hindi, watch time ito. I mean, yung mga recent mga recent application. Meron dyan guys, ikalikutin nyo lang, nakalimutan ko eh. So, yun po guys. 4G na po ito sya. At maraming features. Amazing lang po talaga. So, ano pang inaantay nyo? Bumili na po kayo. Sa akin, kasi nagtitinda na rin ako. So, ganyan guys, kahusay yung smartwatch na to. Ayan, sinuot ko lang. Oh, pag nakaganon, sinasabing nating sensor, facing sensor, quick facing sensor. Pag tinignan ko orasan, magpa-function siya. At pag gusto ko, may lalakarin akong iba. Ibahin ko lang yung ano, watch time na gusto ko na applicable sa akin. Like pupunta ako sa mga ano, business, pwede rin siya ganito. O, diba? So, yun guys, mag-subscribe kayo sa akin, tsaka mag-like kayo sa akin at share nyo. Yan po, para dumami po tayong mga vloggers din. At the same time, dumami rin yung mga viewers ko. Diba? Hindi guys, share ko lang talaga. Ganun. At nga pala ito, ah, siguraduhin yung may smartwatch, may guide po tayo dito. Minsan, lalo na tayong mga Pilipino, tinatamad po tayo eh, magbasa. Oo, may ano po, hindi po Chinese yung ano nito ah, English po. Manufactured yata ito sa ano eh, sa China, tsaka inassemble na sa US. At the same time din po, in fairness, maganda, okay naman yung mga grammar niya. Parang pang Huawei lang. Siya Samsung. Ayan po guys. So sana nagustuhan nyo yung ano ko. Yung vlog na to na matagal na tagal na hindi ko na gagawan ng vlog. Kasi sa sobrang busy po natin. Marami tayong ginagawa. Parang ganun na nga. So yun guys. Huwag nyo kalimutan yung like and subscribe to my channel. I-share nyo to.
At pag hindi naniniwala yung mga kaibigan nyo, i-share nyo rin to sa kanya. At i-spam nyo sa Facebook. I-share nyo pa rin sa kanya, Messenger, sa timeline niya. Hanggang maniwala siya na maganda yung Zeblaze. At kung gusto niyang tumingin rin, punta rin siya sa Banggood. May almost 1,000 reviews na po dun. At karamihan pa nga dun is from abroad. Kung hindi pa rin naniniwala, may mga noon tayo ng mga vloggers from abroad na mismo sila na witness nila to at na-try nila to kung gaano ka-hybrid to. At nga pala, mura lang to siya. Super mura. Kaya hindi kayo magsasawa at hindi kayo manihinayang dahil nga mura na siya, maganda pa siya. So, yun guys, sinayos ko lang to. So, sana ay mag-stay tuned kayo sa channel ko for more videos. Naingit kayo. Ayos ba? Anyway guys, thank you. At see you next time. Bye-bye.